Ito ang abandoned ghost town sa Carigara, Leyte. Sinimulan itong buuin noong 2011 para sa mga victims ng bagyong Yolanda at ito ay merong mahigit 500 houses. Kaso, dahil daw sa maraming dahilan ay hindi siya natapos gawin at tuluyan ang nakalimutan ng proyektong to at naturingang isang ghost town. At sa kadahilan ng iyon, may mga kasabihan at kwento-kwento na marami ng ibang entities ang naninirahan dito. At ngayong gabi, lilibutin ko to kasama si Steve at Rick para malaman kung ano nga pa talaga ang meron at ang mga kababalaghan dito sa Abandoned Ghost Town. May nagpapakita daw. Ano? Isang buong village na walang tao. Isang pamilya lang nakatira. We're in the middle of nowhere with no one here. Dude, I don't even think I have signal here. And we're very far from our place. Si tatay sa amin na medyo mag-ingat kasi may white lady. Banda, may babae na katalap doon dito. Pakakita. Huh? Eh, parang may nakita ko kaninang puti. Kuwan. Oras yun. Sanib lang niya ako. Ano? Sanib. Sumasanib daw sa, ano, Steve, some entities here are possessing. Do you wanna push through? Lakapan lakas yung babalik ka naman. Anina, lakapan lakas sa kalakamid. What? Anina, ano yung kapalik? What's going on? I don't know. Sila team, hindi natin nagkita. Pero nandito sa kanawang. Hindi gumagana bigla yung ano ni Steve, oh. Yung camera, nasira bigla. I think let's go back first. So, kasi pinapatawag mo, eh. Ito ba yung katawan ko? Ito ba yung nasabi ko? Kasi hindi ako. I'm speaking right out of my heart, guys. And I just can't believe what I just saw. Ngayon pa lang ay inuunahan ko na kayo na isa ito sa pinaka nakakilabot na exploration dahil dito ay nakasaksi kami mismo ng taong sinapian. Tay, magandang gabi ho. Ano po pangalan niyo, Tay? Godofredo Labareño. Kano katagal na abandonado itong lugar na to? Pagbagyo ni Yolanda, isang buwan lang, nag-clearing ito kaagad. Pagkatapos, naggawa na kami ng kuhan para matayo na ito na mga unit, ito na mga pabahay. Ilang bahay po ba itong lahat, Tay? Mahigit 600 para sa biktima ng Yolanda daw. 11 years na po ang nakalipas, bakit naging abandonado po ito? Ano po ba yung nangyari? Kasi hindi pa matatapos. Palagay ko yung pira talaga, kinurap lang ng mga kontraktor. Napilit kami pagpunta dito kasi yung bahay namin ay nasira ng bagyo at saka wala na. Nasira yung bahay niyo ng Yolanda, kaya dito kayo tumira. Oh. Pumunta na lang kami dito. Sinabihan namin na dito na kami titira kasi may unit naman kami. Okay. Para makapunta sa bayang ito ay kinailangan namin bumiyahe na mahigit 2 oras mula sa Tacloban City. So ayun guys, nandito na kami ngayon sa Abandoned Ghost Town and kasama ko si Steve. What's up guys? Tatry din namin mag-explore ngayong hapon para mas makita nyo yung paligid niya, kung ano yung itsura ng mga bahay. So, let's go Steve! Yung mga unang bahay guys, ganito kalaki yung bawat bahay niya para may idea kayo kung gaano ka, ano siya. Parang studio type siya. Pretty small for a house with a family. Oh. Pero para lang magkaroon kayo ng idea, ganito siya kalaki. Siguro, 2 kalahating aga na nakaganito. And as you can see, it's just walls and ceilings. Pero ito, may mga bintana na rin. Sa likod niya, yan, may sink. Tapos sa likod niya, meron siyang CR. So, basically, very plain. But I think this is almost done, right? Just a few renovations. The foundation seems like it's yeah, here. Yeah, it's good. The foundation's already here. They already have outlets where you can, like, plug stuff. You got the sink, the bathroom. Pretty much complete. Yeah. Maybe 80% complete. 80%, yeah. Matapos ay sinunod namin ang mga katabing bahay na nakahilera dito. Let's check for comparison lang the house beside it. It's pretty much the same. Same thing. Rest lang. Tapos mapapansin nyo, some houses have doors. Some houses don't have doors. Yeah, I feel like the ones with doors, maybe there could be people from the family living in them. Really? There's one house right there that looks occupied. Yeah. Bawat bahay may nakasulat na block 4 lot something. May mga indication kung ano yung number pero hindi pa natatapos. Puro block 4 lot lang siya. So, pare-parehas lang halos lahat ng dito sa row na to. Unfinished, mga 80% done. Pero tingnan natin mga ibang bahay kung ano yung pinagkaiba. Sa patuloy na paglilibot namin ay napansin ko na habang lumalayo kami, ay mas nagiging less developed ang mga bahay. So guys, pretty much the same yung mga itsura ng bahay. Pero yung iba, may mas mga less na pintura at yung iba mas less na gamit. And meron talagang signs of living dito guys kasi may isang family na nakatira. Tapos yung mga apo-apo niya, yung mga anak niya, dito na rin nakatira. So may mga papansin kayo ng ibang bahay na may mga sapatos, may mga damit na nakasampay. At the others, wala na. So it's not totally abandoned, partly abandoned. At matapos ang konti pang paglalakad,
Okay guys, so napansin ko dito na sa bigit ng part, wala na siyang pintura or bakbak-bakbak na yung pintura niya. At dun sa part na yun, wala talagang pintura pa. And dito mapapansin nyo guys, ang difference is wala pa siyang mga blinds. Lahat yan, oh. Ito, wala pa kang pintura yung iba dyan, oh. So, hindi 100% yung may pintura ng mga bahay dito. Siguro mga 25% lang or 20%. Check natin yung loob. Ito yung loob. May structure pero wala pang kahit ano. Wala pang outlet. Hindi katulad ng mga unang nasa harap. Walang pintuan, wala pang blinds, wala lahat. At habang lumalayo pa kami, ay unti-unti namin nakikita ang kanyang pagiging abandonado. So guys, dito sa may part na to, nasa gitna pa rin kami pero medyo underdeveloped na talaga siya. Wala pang pintura, wala pang kahit ano, structure lang talaga. And napapansin nyo dahil hindi na siya nagagawa, natatabunan na siya ng mga puno at grass. So it's gonna take a lot of work. Pero dito mo rin makikita na talaga matagal na siyang abandonado. Medyo mabigat na ang pakiramdam dito at sinabayan pa ng malakas na ulan. Kaya napagdesisyonan namin na babalik kami mamaya, mayamayang gabi para mas mag-conduct ng deep na exploration and investigation. So, abangan nyo mamaya. Let's go. Pagsapit ng gabi ay napansin namin na medyo iba na ang pakiramdam dito. Ngunit, tinuloy pa rin namin ang paglilibot. So guys, ngayon naglalakad kami. Medyo madilim na talaga kasi gabi na. And matalahib yung paligid. So, nag-iingat kami sa mga pwedeng ahas or kahit anong kumagat sa amin. First time, Steve, in history that we found a ghost town in the Philippines. I was never expecting it. You know, we were in Tacloban and we were just... finding... our first day... we're scouting for locations. Yeah, we're scouting for locations and... what we found was a ghost town. In Leyte. At habang lumalalim ang gabi, ay mas nag-iiba na ang pakiramdam sa paligid. At nagulat na lang kami nang sinamahan kami ng anak ng pamilya dito. So si Alan, guys, yung anak ni tatay kanina na in-interview namin. Tama po, ano? May sinasabi ngayon si tatay sa amin na medyo mag-ingat kasi may white lady. Banda, may babae na katalapong dito. Pakakita, tanghali dapat. Tanghali? Baka tao yun. Hindi tao. Nakita mo na, kuya? Nanay ko nakakita. Tsaka yung pamangkin ko. There's a lady with a veil. Wow. So ngayon guys, sasamahan kami ni Kuya Alan kasi medyo nag-aalala sila sa amin. Medyo matalahib and medyo madilim na, no? So sasama kami ni Kuya Alan para ikuti pa ibang houses. Alright. Yeah. So he's gonna lead us. He told us. To the area that he found, where he found the white lady. At dito, unti-unti nang magsisimula ang mga kababalaghan. So yun guys, makikita nyo medyo matalahib na talaga dito. Matataas na yung mga puno. Hindi na mapapasok yung mga ibang bahay kasi puno na siya ng damo sa loob. Makikita mo yan? Yan o. Hindi na siya mapapasok. Look at the overgrowth. Yeah, it's so overgrown, right? Yeah. Kung kailangan nila ayusin to, kailangan ayusin na nilang tuluyan. Kasi kung hindi, ang dami ng mga damo na kailangan tabasin. Kundi tuloy-tuloy itong tutubo, mas mahihirapan ng linisin yung place para ma-start yung reconstruction. That looks crazy. What can you say about it, Steve? Dude, we didn't explore this part during the day. Yeah. I never came over here. Yeah. Dude, it's way more overgrown. Kind of scary though. Yeah. Man, we're in the middle of nowhere with no one here. Dude, I don't even think I have signal here. And we're very far from our place. So guys, habang tumatagal, mas tumataas na yung mga talahib sa paligid namin. Tingnan nyo kung gano'n na kami kalayo. Wow. Isang buong village. Walang tao. Isang pamilya lang nakatira. Tinuloy namin ang paglalakad at umabot na kami doon sa pwesto kung saan may nagpapakitang kaluluwa. So ano pa pupunta doon, Tay? So the white safe lady is here? Saan po yung nakita niyong white lady? All the way at the end. Yeah, that's where he saw the white lady. In the afternoon, bro. In the afternoon? Yeah, he saw it in the afternoon. One more in the dark. One more at night. Look at that, it's so dark. Sobrang dilim guys, wala na kami makita. Tsaka hindi na siya mukhang bahayan dito sa bandang gitna. To be honest, hindi ako natatakot sa mga kahit anong multo ngayon. Natatakot ako sa mga gumagapang kasi may mga naririnig kaming mga gumagano'n. Pero makalipas lang ang ilang minuto, ay nagulat ako nung may nakita akong lumulutang. I saw something standing. Really? Yeah. Where? There. You thought you saw something standing? Yeah. Kaya parang may nakita ko kaninang puti. Who lives here? I don't know if what I saw. Yo, there's chickens. Are these chicken homes? Ito yung bahay niyo, kuya. A chicken farm? Bahay namin dati, nandyan. Nakasibinagay ko doon. Pangatlong lipat na yan. They have their chicken farm here. Yeah, mayroon nagpapakita na matanda dyan. Tanghaling tapat, katalukbong. Doon yung inuman namin doon, yung balon na yun. May nakita kayo doon? Hmm. Yung nanay ko nakakita dyan, tsaka yung mga pamangkin ko. Parehas yung nakita ng nanay at pamangkin nyo. Hmm. Ngayon sa gabi, may napapansin ba kayo minsan pag nandito kayo? Wala naman ako napapansin dito.
Pero yung nagpapakita lang sa mga pamangking ko at saka yung nanay ko. Sa tingin mo bakit po kaya? Ewan ko. Matandang babae na katalukbong yun. At dito ay tuluyan na nagkwento si Kuya Alan sa mga kababalaghan ng ghost town na to. He's telling me that there might be some in the abandoned houses because there's no one living there. Okay, wow. Let's go back. So, does he think this place is haunted? So, tingin mo ba kuya, may kababalaghan daw dito? Meron. Yes. Yeah? Meron wow. Dito kababalaghan. Okay, that changes everything right now. Yeah. Was not expecting that. Pwede ba namin maikot yung mga bahay ngayon? Oo. Sasamahan niyo kami? Okay, maybe... He's gonna go with us to tour the houses. Yeah, okay. Maybe we should check out a few of them now. Yeah, yeah. I agree. Before okay. Going home. Tara kuya. Isa iyon sa maling desisyon namin dahil hindi kami handa sa mga susunod na mangyayari. Kuan? Orasyon. Ah, may orasyon. So, hindi naman pala natatakot si Kuya Alan sa mga kahit anong multo or aswang kasi meron siyang orasyon. Huwag siguro dyan kaya ma-ano mo dito yung madali. Baka may ahas eh. Do we have a ghost equipment? You know. Yeah, it's with... Oh, no, banda. We should use it right now, right? Yeah. Actually, kuya, meron kaming ibang ghost equipment. Gusto mo ba i-try namin? Baka may ma-detect tayo. Nagsimula dito nang ikinagulat namin ang sinabi ni Alan. Madali yung malapang tawag nila. Ano po yun? Dito. Madali lang naman daw silang tawagin. Aalis kayo, kuya? Yung multo. Madali lang silang tawagin, yung multo? Kung lalapit. Okay, let's try. You wanna try here or you wanna try there in the middle? We can do it here. Pero direkit, sanib lang niya ako. Ano? Nasanib. Nasanib. Sumasanib daw sa ano. Steve, some entities here are possessing. You wanna push through? Yeah, we'll be fine. Matapang. Sige. Iwan daw niya kung makalapit sa kanya. Matapang si Kuya Alan eh. Ang buong akala namin dito ay ibig sabihin ni Kuya Alan ay literal na paglapit pero iba pala ang kanyang ibig sabihin. Panoorin ang susunod na mga pangyayari. Asan yung mic, Mesa? Anak ka pala kasi hindi ka balik kayo ba? Anina, laka pala kasi ka laka mo de kasi hindi ko. Ano? Latin. What's... Anina, anina ka pala kasi. What's going on? I don't know. It's Latin. I'm kind of scared. Speaking in Latin? Kuya Alan? Alan? Anina, laka sin. Anina ka pala kasi ka laka. I don't know. I think she called. Okay, maybe we should... Kaya Alan, ano sinabi mo? Hindi ko alam yun. Sila lang nandito sa loob ng katawang ko. Latin. What did you say? Ano sinabi mo? Hindi ko nga alam yan. Kasi sumasanib sa katawang ko lang yan. So sumanib ngayon sa katawan mo? Pero okay ka lang, alam ang ginagawa mo. Tama yung balahibo ko. Hindi sa akin yan. This is... Oo nga, yung boses kanina buo eh. Oo nga eh. Ano yung ano ko? Nakuha mo yun? Hapon Muslim. Hapon Muslim? Yeah. Okay ka lang kuya? Ano pakiramdam mo yan? Kasi gusto ko yung may mga... Uy! Did you hear that? Hindi, gusto ko pa sa akin yung mga yan. Ah, talagang ikaw yung ano mo? Kasi nandito kayo sa ano eh, katalahiban. Ano ka nakain mo kuya? Nga. Pag mayroong mga... Kung nalang lugar, nagpapakita kayo pa lang yung punta doon. Dito. So what's going on right now? So he's someone possessed him just right now, bro. Nawala na dito sa katawang ko. Narinig nyo naman yung salita nila. Yeah, it was him who talked earlier. Someone possessed him. And the voice was different. Diba kanina, ibang salita? Oo. Yun, sila yun. Hindi natin magkita, pero nandito sa katawang ko. Kaya pala nagulat ako, ba't ka biglang pumunta dito? Hindi ikaw yung pumunta dito. Ako. Pero biglang katawan lang yung inahin. Oh, okay. Katawan ko ang... Tara, let's go back. Kinikilabutan ako dito. Tara, balik muna tayo kaya dito sa gitna. What's happening? Hindi gumagana bigla yung ano ni Steve, oh. Yung camera, nasira bigla. Camera? Yung mic, biglang nasira. What happened? The heck? Man. Akala ko nagulat ako ano ginagawa mo eh. Akala ko may sinasabi ka. Tawagin eh, yun na yun. Tae mang yan. What happened? Oh wait, I got it to work. Have you recorded the one earlier? I did, yeah. Yeah, let's go back first. Nice. I think let's go back first. Tara kuya. Sa puntong ito ay hindi kami nakakasigurado kung totoo mang may sumanib kay Kuya Alan. Pero napagdesisyonan namin bumalik sa kadahilan ng nasa gitna kami ng kawalan na walang signal at para na rin
sa kaligtasan namin. As he's saying that, like, possessions happen, and Agassi just asked me, "Are you okay with that, Steve?" I was like, "Yeah, yeah, we'll be fine." No, he asked me too if possession is okay. Yeah. So I said, "No, we're strong." Yeah. And then he immediately went inside in the middle of the bushes. Yeah. And then he chanted some Latin words. I don't even know what that means. What the heck? Was that in Latin, guys? Leave a comment down below if that was really Latin. I don't know. Because, dude, the craziest thing is, if that was Latin, how does he know Latin? Yeah. They don't teach that here. Yeah, you know, he said it wasn't him. He told us it There's wasn't no way him. He knows Latin. No, he told us it wasn't him, and he was possessed. So, whoa. And, that's and, crazy. And his voice was deeper than usual. Yeah. I thought, like, what was he saying? We'll just pray after this. Okay. We don't know what his chant means, bro. Yeah. Kuya Alan, medyo hindi pa rin kami pakapaniwala sa nangyari kanina. Hindi mo alam yung mga sinabi mo kanina. Hindi ko nga alam yun. Kasi sabi nyo, gusto nyo makausap. Yun na yun. So ginamit yung katawan mo? Hindi ba narinig nyo? Oo, narinig ko. Nagsabi ka na parang apat na chant. Akala ko may sinasabi ka lang na kung ano-ano. Kasi pinapatawag mo, tinawag ko. Yun, hindi natin makikita yun. Pero narinig? Oo, narinig nyo. Gamit yung katawan ko. Nangyari na ba ito dati? Doon rin banda doon? Katawan mo yung ginagamit? Isa pang kinakaisip namin, Kuya Alan, ano ibig sabihin ng salitang yun? Baka mamaya merong parang chant yun against sa amin or wala. Tingin mo? Kasi ano yan eh. Ano kaya ibig sabihin nun? Pag... Hindi natin alam kung anong ibig sabihin nila. Basta yung katawan ko gagamitin nila, magsasalita. Mas maganda sana kung nakakaintindi kayo nun ng mga salita. Ang Latin na yun. So tingin mo ba kaya safe kami? Safe naman kayo kasi wala namang problema yun sa kanila. Nararamdaman mo na okay naman sa kanila. Now, does the possession only happen over there or... all around here. Yung pagpo-possess ba sa'yo, doon lang sa mismong place na yun or kahit saan dito? Kahit saan na ano, pag nandyan mayroon akong makita. So kanina kailang, may nakita ka? Kailang mong lalapit. Kanina may nakita ka nung nandun kami? Meron doon? Iba yung katawan ko. Iba yung sinasabi ko kasi hindi ako. Ngayon, akong kausap nyo. Oo, kanina hindi ka kausap namin. Kanina hindi ako kausap nyo. Tao yun na... galing doon. Kasi sabi nyo, tawagin, di tinawag ko. Grabe! My gosh! What? Just saying that again, that earlier he doesn't even know what he's doing. Because we told him that we want to communicate. Yeah. So he used his body as a tool. Wow. Intense. Yeah. Intense. At nung pagbalik namin, ay natuklasan namin na normal lang pala ang mga pagsanib dito sa ghost town na to. Meron talaga ditong pumapasok? Kasi meron, meron. Kaya lang na... salita kasi wala namang maniniwala sa atin. Ako ko tayo naniniwala ako, nakita ko eh. Pero tayo safe naman to. Ay, well, oh. Pinapakiusapan lang yun sila. Ano pong pinapakiusapan? Yeah. Na-experience na rin ba yung tayo? Kasi... nangyari na po ba sa inyo tayo? Yung mukha ko, natutulog ako doon. Tinanyan. Pero hindi ka natatakot? Hindi ako natakot. Sinasabihan ko lang. Bye-bye. Bye-bye. This is crazy. So we're leaving right now. That was the craziest thing. Yeah. This is the guy that got possessed. He's helping us get out of here. Thank you. Bye-bye. You know what's creepy, Steve? What's up? Before we went to the car, he told us, dahan-dahan. What does that mean? We need to go slowly. Drive slowly? Yeah. Okay. Oh, I don't know what's happening. Yeah, I've never seen anything like that happen. This whole entire day took me by surprise because I thought I was just going to document this ghost town, interview the people living there, and we had a good cause. And for the first time, guys, even though we're exploring at night, this is a ghost town. We're not going to do this because we wanted to do paranormal investigation or we're not going to do a haunted video here because we just want to share the message of what really happened here. Yeah, to those that love seeing our paranormal investigations, this is not going to be one of them. First of all, this place, there's a family living here. I really hope that, you know, the project to finish these homes for the survivors of the typhoon can come back here and live here one day. Yeah. So. And then all of a sudden the guy says the place is haunted and then he sees a lady. Dude, and when he said that possessions happened, I was like, yeah, okay. We're fine. We're good. Yeah, we're Agassi said we're strong, and all of a sudden the guy started talking. I thought he was talking in Tagalog. He's talking in Latin. The guy doesn't even know Latin. So like, how do you explain something like that? And I'm speaking right out of my heart, guys. This is no joke. Yes, ako rin with that. This is all real, and I just can't believe what I just saw. No, the scariest part of it is we're in the middle of the forest and in the back part of the abandoned right, dude. In my head, I was worried. I was like, yeah, where's he taking us? He's taking us really far away. Yeah, that's why I told you not. Anything could happen. Let's not
let's not push through. Yeah, you're right. I don't know if you know this, but I don't know, it's different. Well, it's hard for me because when I was looking at his eyes and I noticed a change in him too. Yeah, what are you saying? His face during the did you record that? Yeah. I didn't really get a close up, but I recorded him. But I don't know how good my audio was because I was far away. I see his mouth like it moved. It moved like he's moving. Oh my! I saw that too, yeah, bro. Yeah. That is. Oh, what the heck! I don't know if I want to go in there again. The thing is, like, I asked, does he think they're evil? If they're evil spirits, he said they're not. He says no, but definitely not good for sure. I don't get a good feeling at all. Yeah. So guys, ito yung pinaka rare and hindi ko maintindihan ang interaction na nangyari. May pinoses daw sa harap namin mismo. And honestly, ang iniisip ko ngayon, I'm not sure if it's legit because some stories niya is pwedeng totoo, pwedeng hindi. So medyo na-windang ako and dito tayo sa gitna ng Visayas, malayo sa place namin. So medyo, I'm shaking. And the fact that he was leading us deep in the forest just kind of sketchy. It was like a hint of some sort. Yeah, really sketchy. So guys, we're gonna go home. I hope you enjoyed this video. Thank you very much for watching. We're gonna take a good rest first and balikan namin kayo. Maraming kababalaghan at mga bagay na mahirap maintindihan na nangyari ngayong gabi. Pero masaya lang kami dahil pagkatapos ng lahat ay nananatili pa rin kaming ligtas.